Magandang hapon po. Ngayon naman ay magluluto tayo ng sinigang na kanin ng baboy. Ito po yung ating mga kakailanganin. Kamatis. Wala pa ng sibuyas. Sibuyas. Gabi. Sili. Okra. Beans kasi wala tayong sitaw. At saka talong. Yan. At syempre, lagyan natin ng pangpalasang asin. At paminta. At syempre, ang pinaka main ingredient na is yung ating kainin ng baboy. Sige, hugasan po muna natin sila. Ayan, unahin natin yung kamatis. Ayan. At gagamit din po tayo ng kaldero ng salad mustard. At saan natin siya iluluto. Ayan. Yan ang ating kamatis. Sa pagluluto ng sinigang, ito'y pinakasikat na soup sa Pilipinas. Ano? Namana natin siya sa mga Spanish. Ayon sa kasaysayan, siya ay ating namana sa mga Espanyol. Ayan, lisin natin yung malambot. Gagamit po tayo ng lemon sa halip na sinigang mix. Lemon po ang gagamitin natin pang paasim. Sa mga hindi pa po nakakaalam, pwede nyo po siyang gamitin. Alisin lang ninyo yung kanyang buto ng lemon dahil mapait siya pag nahalo siya sa sabaw. Yan. Damihan natin ang kamatis kasi yan ang nagbibigay ng malasang sabaw ng ating sinigang. Yan. So yan ang ating. Tapos, ito ang ating sibuyas. Sibuyas na pag iyong ginagayat ay nakakaiyak. Pwede rin siyang nakakatawa ang gusto mong tumawa. So, sa paghiwa ng mga gulay, nasa sayo kung anong shape o hugis ang gusto mo. Pwede na nating ilagay dun sa ating kaldero. Ang ating walang laman na. Ilagay natin siya. Ilagay natin yung kamatis. Ilagay yung sunod naman nating hugasan ng ating okra. Lang to para hindi siya tayo. Ito naman sa okra, katapos natin siyang hugasan, alisin lang natin yung pinagpitasan. Ayan. Pwede mo rin siyang hatiin, kaya lang, pag hinati mo siya at hinalo mo siya sa sabaw, masyado siyang madulas. Madulas parang ano.
ko siyang so yung ating okra. Sunod natin i-slice ang ating talong. Gasan ko lang din ang ating talong. Ayan. Sa hugis naman ng iyong paghihiwa sa talong, depende na sa iyo kung anong hugis ang gusto mo. Ganda yung paslan para meron siyang design. Yung mga allergy dyan sa gulay, pwede mong lagyan ng design na maakit naman sila. Kainin ang iyong niluto. Ayan. Ating talong. Sunod naman natin. Natin hugasan yung ating beans. Hugasan naman natin yung ating beans. May naligaw ito ng okra. Okra, okra. Yan, nahugasan na natin ating beans. Halo lang natin siya doon. Sunod nating balatan ay ang ating gabi. Yan. Oh. Yata maganda yung nakuha natin na gabi sa shop. Ah. Yan. Dito, mahirap magtanim ng mga ganitong ano, gabi kasi namamatay siya tuwing winter. Umuusbong pa lang yung kanilang mga dahon. Magkadahon man, dalawa, tatlo, magwi-winter na. Kaya mahirap magpalaki ng gabi. Galing sila lahat sa Asia ang mga ito. Mapalad tayong nasa Pilipinas, lahat pwede nating itanim sa ating bakuran. Alisin natin mabuti yung balat para hindi siya maiwan doon at medyo maano siya, magaspang. Sugasan ko lang. Yan. Tingnan natin siya. Sarap ang ating sinigang pag itong gabi ay nahalo sa ating sabaw at malutong masyado. Para siyang pangpalapot ba? Sa ating sabaw. Ayan, okay na siya. So, ayan, naghalo-halo natin yung ating mga gulay. Ang gagawin natin ngayon, lalagay na natin siya dun sa ating salila. So, ayan, ang gagawin natin ngayon,
Tapon natin yung ating lutuan. So, ang una natin inilagay doon ay yung sibuyas at saka yung kamatis. Gamitin natin ang salad master caldero. Kaya hindi tayo gagamit muna ng tubig. So, ilagay natin dito ang karne. Parang pinaka-base na yung kamatis at sibuyas. Ayan. So, itong karne, takpan natin siya ng 10 minutes. 10 minutes sa medium heat. And then, pag nagkaroon siya ng sabaw, tsaka natin nilalagay mga gulay. After 10 minutes, ayan, nag-create na siya ng tubig. Kaya ilagay na natin yung gabi. Unahin natin ang gabi, pero maliliit na siya. Ilagay na lang natin siya lahat. Sinigang! The Salad Master Way. Ayan, wala tayong nilagay na tubig. Pag gusto mo ng maraming sabaw, mamaya mo siya lalagyan. Ayan. Ang sinigang ni Manang. Ayan, tignan natin. Luto na siya. Ayan na siya. So, dahil gusto natin ng maraming sabaw, lalagyan natin siya ng, dagdagan natin siya ng sabaw. Okay. Okay. Sandali. Pwede rin kayong magpakulo ng tubig. Mas madaling siyang ilagay. Ayan. Tapos, after 5 minutes, luto na siya. Yan, so pagkatapos lagyan ng sabaw, takpan lang natin siya. 5 minutes luto ng ating sinigang. Yan, lagyan na natin siya ng pampaasim. Gamitan natin siya ng lemon. Lagyan na rin natin siya ng asin. Asin, lalagyan ko na siya kanina ng konting asin. Dagdagan lang natin siya. Tapos, i-ano natin ng puti. Ayan, o, dumami ang sabaw niya. Luto na ang ating sinigang. Ito, ibabaw lang natin mamaya yung ating siling bago tayo kumain para hindi siya malutong masyado. Siyempre, para ma-check nyo kung tamang-tama lang ang lasa, pwede rin siyang tikman. Kung gusto mo siyang tikman, talaga naman ang sinigang ni Manang. Yummy! Yan. Masarap. Maraming salamat po sa panunood. Kain na tayo!